Meron na naman pong nagpahayag ng endorsement at suporta kay Vice President Lenny Robredo. Ngayon po naman ay itong mahigit sa 400 faculty members ng University of Santo Tomas o UST ang nag-endorso sa pagtakbong presidente ni Vice President Lenny Robredo. Sa isang pahayag, mga kaibigan, itong grupo ng Tomasians for Lenny ay nagsabing ang bansa natin ay kailangan si Robredo dahil siya ang isang leader na tumutugma sa core values o mahalagang pag-uugali. Competence, commitment, and compassion. Ang sabi ho nila, we need a competent, committed, and compassionate leadership to rise above troubling times, to overcome health and economic challenges, to revive the respect for human dignity, to achieve moral restoration, to champion truth, justice, and peace. We need the leader that is Lenny Robredo. At ako po bilang mamamahayag ay sang-ayon na talagang si Robredo lang ang karapat-dapat na mamunong presidente. Isipin ninyo ito, 400 faculty members ng UST, Ateneo, lahat na po yan eh. Puro hindi nabibilang yan sa survey, ha? Yung si Bunga, hindi na-survey eh. Parang sinampal si Gwen dun eh. Si Gwen Garcia, mga kaibigan, dun sa nangyari sa Cebu. Ha? Pahayag po yan ng Tomasians for Lenny. Ito po yung mga faculty, mga profesor, mga guro ng University of Santo Tomas. Dahil tumutugma si Robredo ang kanyang mga katangian sa mahalagang pag-uugali, competence, commitment, and compassion na hinahanap, nakatangian na dapat maging leader. Ngayon, bilang media, nasa media profession na matagal na, ay masasabi ko po na sa lahat ng kandidato, si Vice President Robredo lang ang may paggalang sa karapatan at kalayaan ng pamamahayag dito sa Pilipinas sa lahat sa kanilang kandidato. Maalala ko si Soto tuloy eh. Si Tito Soto. Alam ba ninyo yan eh, nasangkot yan sa, ang pangalan niya sa droga. Siya pa naman ang ano noon, nakaupong chairman ng Dangerous Drugs Board. Nahuli noon si Chongko, si Alfredo Chongko. Napakalawak ng koneksyon itong drug lord na ito. Police, MBI, pati sa mga matataas na opisyal ng gobyerno, parang si Kenneth Dong ito. Sila Manny Lin na nakalusot, di ba? Yan si Soto, Dangerous Drugs Board. Nung si Chongko po ay iskandalo na, naging laman na ng mga periodiko, isa sa natuklasan, yung libro ni Tito Soto na laban daw sa droga, mga kaibigan. Pero nakasulat sa libro, naka-imprenta doon sa libro na ang gumastos, may acknowledgement sa libro. Ina-acknowledge si Alfredo Chongko na siyang
tumulong para malimbag yung libro o yung aklat laban daw sa droga yon. Mga kaibigan, no? Kaya ang laki, alam nyo, sabi ni Soto noon, may araw din kayo. Sino sinabihan niya noon? Mga miyembro ng media, mga kaibigan. Yun po eh, malaking panganib, di ba? Ito mga taong ito sa kalayaan ng pamamahayag dito sa Pilipinas. Number two, siyempre, yung issue sa West Philippine Sea. Sapagkat dito nakasalalay ang kapalaran ng bansang Pilipinas. Lalo na kung wala nang mamamahayag, di ba? Wala nang magsasalita para dyan. Tinan ninyo nangyari sa Ukraine. Nagulat sila, di ba? Kasi yung kalaban nila, yung mga Russia, nandoon na sa loob ng Ukraine. Nasa loob ng Ukraine, mga kaibigan. Kaya madali silang makukuhan, malulupig, di ba, ng Russia. Eh hindi ba't yan din ang larawan ng Pilipinas ngayon na matagal na nating ibinababala yung pagpasok ng mga inchik dito? Sa palagay ba ninyo, yung mga ipinatayo ditong mga gusali, ha? Lalo na yung pogo dyan sa ibinenta nilang ano ba yun? Island Cove. Yung Island Cove, sequestered yun eh. Mga kaibigan eh. Under sequestration yun eh. Kasama yan sa mga sinequester ng gobyerno. Government property yun. Paano nilang naibenta yan? Ha? Nitong pamilya Rimulya. Kaya gano'n na lang kung humimod sa tumbong, ha, ni Bonjing Narcos, lalo na kasi siya ang katandem ni Indaya Sara Jing Potpot, mga kaibigan. Sipin ninyo, bakit? E crony, di ba? Nagpayaman sa panahon ni Marcos, kaya nila na kam-kam yung pong Island Cove. Sequestered yun eh. Oh, mga kaibigan. At ang ginawa niyan, dinugtungan ang dinugtungan yung lupa. Ha? Tinabunan ang tinabunan yung dagat. Kaya umusog sila ng umusog. Ha? Lumawak po. Yan. Sa palagay ninyo, basta na lang hahayaan ng China na mabaliwala lahat yan? Naturalmente, hindi. Yang mga gusali sa Makapagal, kung saan-saan, na naipatayo ng China, basta na lang nila hahayaan yan, kung saan nandyan ang kanilang mga People's Liberation Army, mga kaibigan. Eh, hindi po. Kaya gano'n na lang ang paninindigan ng gobyerno na huwag kilalanin yung ruling ng Dihig. Isipin ninyo yan. Ha? At pabor sa interes ng China. Hindi ho ba, mga kaibigan? Pabor na pabor. Gayong iginigiit ng buong mundo ng mga miyembro ng United Nations na sa Pilipinas yan. Ha? At dahil may ruling, legal, kaya sila ay naninindigang sa Pilipinas yan. Itong Pilipinas, o hindi naman itong Pilipinas, kundi itong mga namumuno sa Pilipinas, ay iginigiit na kapag ka daw yan ay pinanindigan nila, mga kaibigan, naghahamon daw tayo ng gera. Yung bang Vietnam, wala nga sila yan eh. Yung ganyang ruling eh. Naninindigan sila sa kanilang kiniklaim dyan, hindi sa China, ang Indonesia, hindi ba, mga kaibigan, at iba pang mga bansa na nagkiklaim sa ilang bahagi sa West Philippine Sea, mga kaibigan, eh, naghahamon ba sila ng gera? Hindi naman, ah. Hindi ba?
Eh tayo na mayroong ruling, sila wala. Ha? Pagkatapos eh tatakutin tayo, gera daw. Yan ang masama. Sila ang naglagay sa atin sa posisyon para magkaroon ng pagkakataon ng China na takutin tayo, mga kaibigan. At nagpahayag na ang China, di ba? Inuutosan pa kung sino mananalo na presidente rito na kailangan ituloy ng mananalong presidente rito yung relasyon nila sa administrasyon ni Digong nyo. Dapat yun daw ang susundin. Ano yun? Dikta? Di ba? Dinidiktahan tayo, mga kaibigan. Yung pinto, idinidiktahan kung sino mananalong presidente rito, mga kaibigan, eh, kilalanin daw, ipagpatuloy yung relasyon nila kay Digong nyo, mga kaibigan. Oh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ngayon, ito naman si Pacquiao. May nabasa ako kanina eh. Ang sinasabi nito, kasi si Digong nyo, ang sabi niya, eh, yun daw sanang susunod na administrasyon, eh, kuhanin din, ampunin yung mga cabinet member niya. Gusto talaga lumubog ang Pilipinas. Sino unang yumakap doon sa sinabi niya? Si Pacquiao, mga kaibigan. Ah, eto na naman tayo. Nagpapanggap ito na kalaban niya si Digong nyo. Pero kukupkupin niya, ire-retain sa cabinet. Yun daw mga cabinet ni Digong nyo. Eh puro walang alam yan eh. Ire-retain mo. Anong klaseng gobyerno magkakaroon ka? Eh di ganun din. Yun ang sinasabi ko sa inyo eh. Bakit pa tayo mag-i-eleksyon? Ano ba ang eleksyon? Ang eleksyon para tayo magpalit ng leader sa ikabubuti, hindi ikasasama. Eh kung ma-i-retain mo yung mga yan, eh sino ba yung mga animales na yan? I-retain mo si Andanar? Mga kaibigan, sino? Si Mijaldea? Ha? Sino? Sino sa cabinet niya ng matino? E di retain mo na rin si Duque, tsaka si Roque. Ha? Mga kaibigan, di ba? I-retain nyo lahat. Anak ka nang po, mga kaibigan. Ha? Sabi ni Pacquiao yan, ha? Hindi ko imbento yan. Nasa pahayagan bukas siguro lalabas yan. Ha? Sipi mo, i-retain niya raw. Siya une. Nag-uunahan silang tatlo, itong si Ping, si Manny Pacquiao, at saka si Isko Yukot. Ha? Isko Yukot Moreno. Na makakuha ng endorsement ni Digong nyo. Bakit? Eh, Manchurian candidates eh. Puro kayuhin, puro kayuhin, puro kayuhin. Ayan po, mga kaibigan. Bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadai, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais.
Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Celine Pialago. Ang kaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Nagmamahal sa'yo dito sa bayan ko, lahat.